Sinong mag-aakalang ang dagat na nasira na noon dahil sa dynamite fishing? Isa ng kaharian ng mga malalaki at maliliit na lamang dagat. Sinasabing ang mundo natin is composed of 70% water. Ito pa rin yung pinaka least explored. Madami tayong hindi pa rin nalalaman pagdating sa mga lamang dagat. Totoo naman kasi 11 years na akong nagda-dive, pero every time lagi pa rin tayong nakikita at nadidiscover ng mga bagong hayop sa ilalim ng dagat. Isang diver enthusiast si Alexey Permakyov. At mula nang matuklasan niya ang mga underwater creatures dito sa Bohol, na in love siya rito at napili ng manirahan sa probinsya. Pagdating natin sa baba, hindi siya masyado malalim. This is around 15 meters, sandy yung floor. At meron mga patches lang ng mga areas kung saan nabubuhay yung ilang mga corals. Sa tuwing magdadive, kailangan mo lang talagang maging mapagmasid. Katulad na lang ng clownfish na ito. Bantay sarado sa kanyang mga itlog. Dahil matapos mangitlog ng mga babaeng clownfish ng 100 hanggang 1,000 itlog, babantayan naman ito ng mga lalaking clownfish hanggang sa ma-fertilize ang mga ito na siyang magiging daan upang mabuo at hindi mabugok. Kadalasan, tumatagal ito ng 6 hanggang 8 araw bago dumating sa planktonic larval stage. Natatagal naman ng 8 hanggang 12 araw bago makalangoy ang mga batang clownfish. Beyond that area, kung titignan mo ng malayuan, talagang barren na, puro sandy area. At yung area lang na yun, yung kanyang nilalagian, doon lang niya piniling mangitlog. Handa nilang atakihin ang sino mang manakit sa kanilang itlog. Yung lumapit kami doon sa area niya, talagang i-defend niya to kahit mas malaki kami sa kanya. Kapag nasa ilalim ng tubig, kailangang talasan ang paningin. Ano kaya itong sumasabay sa amin? Flounderfish pala. Talaga namang hindi mo agad mapapansin dahil kasing kulay niya ang buhangin. Ayon sa barangay officials ng Andabohol, 20 taon na ang nakararaan nang naging biktima ng dynamite fishing sa lugar. Nasira ang mga koral at nawala ang mga lamang dagat. Dahil rin sa dynamite fishing, naging mailap ang mga pawikan sa lugar. Pero ngayon, nakasabay ko naman ito. Meron tayong isang nakitang pawikan dito na may nakakabit na 2 remora. Nandito lang sila sa isang maliit na spot. And they don't seem to mind kung lumapit tayo at kuhanan siya ng video. And then, hindi din kalayuan dito, may isang lumabas na green sea turtle din na juvenile because of its length and female yung kanyang sex. Paikot-ikot lang dito sa lugar na naghahanap na siguro ng makakainan, ng mapagpapahingahan. Naging problema din noon ang pangunguha ng seahorse sa lugar. Gaya ng isang thorny seahorse na nakita namin. Talagang pinuntahan natin dito is yung mga seahorse, no? We were looking around, searching to find. Buti na lang at pinakita tayong isang seahorse na around 3 inches in length. Ayon sa Zoological Society of London, may 4 na klase ng seahorse na makikita sa karagatan ng Andabohol. Naging talamak ang bentaha ng mga seahorse. Nasa mahigit 5 milyong seahorses ang naibebenta taon-taon sa labas ng bansa ayon sa data ng Project Seahorse Philippines.
ang buhay na seahorse na siyang inilalagay sa aquarium at pinatuyo naman na siyang ginagamit para sa traditional medicine. Pero di gaya ng ibang seahorse na madaling makita, ang isang ito kailangan ng espesyal na lente. Hindi kalayuan, may isang fan coral dito na famous para sa mga divers dito sa lugar because dito pinili ng mga pygmy seahorses na manirahan. It's just a small fan coral, but upon close examination, we found around 4 to 5 pygmy seahorses staying or attaching themselves dito sa fan corals na ito. And one of them is actually gravid. Ibig sabihin, buntis, no? Nakakatuwa silang tignan, makukulay. Natutuwa tayo sa defense mechanism nila. Natutuwa tayo sa mga kaya nilang gawin, no? Ang isang ito, hindi mo agad mapapansin dahil kakulay lang niya ang kinakapitang korat. Pero ang isang ito, pansin-pansin dahil sa laki ng kanyang tiyan. Dahil makikita mo, ang laki ng tiyan niya as compared to the other seahorses na naka-attach doon sa area. Sa unang tingin, hindi mo sila makikita agad kasi talagang well-blended yung kanyang kulay doon sa structure nitong fan coral. Kung lalapitan mo, doon mo lang sila makikita at maobserbahan na nakakabit lang sila dito sa mga sanga nitong fan coral. Sa patuloy na nagbabagong mundo, the only way that we can determine if things are changing is if we have documented it in the past. Ikukumpara natin yung ano yung meron tayo ngayon sa 10 years ago to 20 years ago. No? So these documentations, itong mga pag-aaral nito, ito yung pagpapakita may be beneficial for future studies to come.